Isa sa itinuturing na haligi ng comics industry si Mars Ravero dahil sa mga naibahagi niyang mga Immortal Comics characters na hanggang ngayon na ilang dekada na ang nakalilipas mula nang ito'y maglaho sa circulation, patuloy pa rin nakikilala gaya ni na Jezebel, Captain Barbell, Darna at Bonjing. Mga karakter na tumatak na sa isipan ng karamihan. Marami rin siyang memorable quotes na naibahagi na maaaring kapulutan ng inspirasyon. At pumili ako ng 5 rito para ibahagi sa inyo. At the age of 33 years old, pumalaot si Mars Ravero sa larangan ng pagdidibuho at pagsusulat sa mundo ng comics. Naging sagabal ba sa kanya ang kanyang edad para hindi magpatuloy sa kanyang mga inaasam na mangyari sa kanyang buhay? Hindi, bagkus, ginamit niya ang kanyang talento na kaloob ng Diyos para mapakinabangan at hindi masayang. Nakapagbigay pa siya ng mga kaaliwan sa mga taong sumubaybay sa kanyang mga nobela na ang karamihan ay naisalin din sa pelikula. Dito mapatutunayan na wala sa edad kung kailan tayo magtatagumpay sa buhay at hindi rin tayo mahuli sa mga oportunidad na dumarating sa atin. Katunayan, may mga nauna pa nga pero pagdating sa finish line sila pa ang nahuli. Mars Ravero is one of the example of success. Sa isang manunulat, ang karanasan mismo nila ang pinakamalalim na balon para paghugutan nila ng magagandang obra na maaari nilang sulatin. Kung naging malungkot ang pinagdaan ng buhay, mas madamdamin at emosyonal ang nalilikha nilang obra dahil ang bawat kataga nilang isusulat, nakapaloob o nakapalaman dito ang kanyang mga naging karanasan sa pinagdaan ng buhay. Ito marahil ang dahilan kaya may mga ilang nobelang sinulat si Mars Ravero na lubhang emosyonal dahil sumasalamin ito sa kanyang mga naging experience at pagsubok sa buhay. Maaaring matalas at parang talim na labaha ang katagang ito na namutawi sa labi ni Mars Ravero. Subalit hindi natin siya masisisi dahil kung minsan may ilang mga personalidad na kung magsalita ay akala mo alam na alam nila ang pasikot-sikot sa mundo ng comics. Gayong hindi naman nila na-experience na pumasok sa larangang ito. May iba pa nga na nagmamagaling at kung magbigay ng advice o mangusap tungkol sa medium na ito ay mas tila marami pang nalalaman kaysa sa mga taong gumalaw at dito na mismo tumagal sa mahabang panahon ng kanilang pagsusulat at pagdidibuho sa comics. Ang sinulat na obra ng isang writer ay may tuturing na kabahagi niya sa isip, sa salita at sa gawa. Sa madaling salita ay buo. So, natural lang na sa isang normal na tao, particularly sa isang manunulat na tumalikod at iwanan ang mga taong bumili ng kanyang obra, upang sa bandang huli, kapag isinali na sa pelikula ay katayin, ichap-chap at gawing Frankenstein. Sa anumang larangan, ang isa sa pinakahangad ng bawat tao sa mundo ay ang maging numero uno. It's a fact. It's the way of life na hindi natin maitatanggi sa ating sarili. Sino ba ang ayaw sa number one? Sa sports, primary aim ng isang atleta na maging number one para makakuha ng gintong medalya. So, kailangan nila ng iba yung practice at discipline para makamit ito. Sa school, ito rin ang hangarin ng bawat estudyante na maging top sa kanilang klase at kapag kumukuha ng pagsusulit. Para makamit ito, kailangan din ng iba yung pagrepaso at pag-aaral. Wala itong kaibahan sa larangan ng pagsusulat. Nagdaan muna sa maraming rejection at kabiguan ang karamihan sa mga comics writers bago nabigyan ng pagkakataon. Nang naroon na, pinagsikapan nilang mas maging creative at malikhain upang magustuhan ito ng mga nagbabasa. Once na pumatok sa comics readers ang inyong mga obra, you made it. Sa ganitong paraan, pinatunayan ni Mars Ravero ang kanyang pagiging number one kaya hanggang ngayon ay bukang bibig at marami pang nakakaalala sa kanyang mga nilikhang Immortal Comics characters. Ganun man sa mundo ng comics na hindi maiwasan ng inggit at pagalingan. Ang kaisipang mas magaling ako sa iyo o mas magaling ako sa kanya
ang umiiral palagi and it exists until now. Isa itong masamang karakter ng tao na hindi kailanman magdudulot sa kanya ng kasiyahan. Sabi nga sa isang artikulong nabasa ko, envy is the most humiliating emotion of all the 7 deadly sins: pride, greed, lust, anger, gluttony, envy, and sloth. Envy alone is the one that offers no joy. Well, hanggang dito na lang muna tayo sa paghiwalay na ginawa natin sa mga memorable quotes na nagmula sa isang haligi ng comics industry. Mga quotes na makabuluhan at maaring makapagbigay ng inspirasyon sa mga taong pagtutuunan ito ng matamang pag-iisip at pag-aanalisa. Mga memorable quotes mula sa isang tunay na alagad ng sining, ang comics writer, illustrator, cartoonist, writer, novelist, and publisher na si Mars Ravelo.